Ang cell ay tinuturing na pinakamaliit na bahagi ng lahat na nabubuhay, tulad ng mga halaman at mga hayop. Sa videong ito, malalaman natin ang mga bahagi ng cell at kung ano ang ginagawa ng mga bahagi ito. Unahin natin ang nasa pinakalabas ng cell, ang cell membrane. Ang cell membrane ay ang balat ng cell. Pinoprotektahan ng cell membrane ang loob ng cell at kinokontrol kung ano ang pwedeng pumasok o lumabas sa cell. Kung ang cell membrane ay bansa, ang cell membrane ay ang border. Sa loob ng cell ay may mga bagay na tinatawag na organelle. Lahat sila ay may kanya-kanyang ginagawa para mapatakbo ang cell. Ang pinakamalaking organelle sa loob ng cell ay kalimitang nasa gitna. Ito ay tinatawag na nucleus. Ang nucleus ay nagkokontrol ng lahat ng ginagawa ng cell dahil sa loob nito ay matatagpuan ang DNA. Pwede nating isipin na ang DNA ang presidente ng cell at ang nucleus ang malakanyang. Ang nucleus ay napapaligiran ng nuclear membrane na kumokontrol ng mga pumapasok o lumalabas sa nucleus. May maliit na bahagi ng nucleus na tinatawag na nucleolus. Dito ay ginagawa ang organelle na tinatawag na ribosome. Ang mga ribosome ay lumalabas sa nucleus para gumawa ng protein. Hindi lang ribosome ang nasa labas ng nucleus. Meron ding organelle na tinatawag na mitochondrion. Ang mitochondrion ay gumagawa ng ATP na nagdadala ng energy para magpatakbo sa cell. Parang napocore ng cell ang mitochondrion. Meron namang organelle na tinatawag na vacuole. Sila ay imbaka ng mga pagkain o basura ng cell. Maliit lang sila sa mga cells ng hayop, ngunit mas malaki pa sa nucleus sa mga cell ng halaman. Meron namang organelle na tinatawag na plastid. Sila ay may laman na pigments o mga likidong may kulay. Nagbabago ang pangalan ng mga plastid depende sa pigment. Ang plastid na may laman na chlorophyll ay isang pigment na kulay berde. Ito ay tinatawag na chloroplast. Ang plastid na may pigment na hindi berde ay tinatawag na chromoplast na siyang nagbibigay ng kulay sa mga bulaklak at prutas ng halaman. Meron ka namang makikitang isang bahagi ng cell na mukhang mga nayuping tubo. Ito ay ang endoplasmic reticulum. May dalawang klase ang ER. Kapag may mga nakadikit na ribosome, tinatawag itong rough ER. Kapag wala, ito ay tinatawag na smooth ER. Ang ER ay gumagawa ng napakaraming mga produkto na ginagamit ng cell. Ang mga produkto ng ER ay karaniwang nangangailangan ng pagkakumpleto sa paggawa at dumadaan sila sa isang organelle na tinatawag na Golgi apparatus. Meron namang organelle na naglalaman ng mga enzyme na nakakatunaw. Ito ang lysosome. Tinutunaw ng lysosome ang mga parte ng cell na nasira o matanda na. Kapag matanda na ang cell, dapat na itong palitan. Magbubukas ang lahat na lysosome ng cell at tutunawin ang mga nasira o matandang cells. Dahil dito, tinatawag ding suicide bags ng cell ang lysosome. Ang cell ay kailangang hatiin paminsan-minsan para dumami ito. Ang pangyayaring ito na tinatawag na cell division ay tinutulungan ng isang organelle na tinatawag na centriole. Ang centriole ang naghihiwalay sa mga DNA ng cell sa cell division. Ang cell wall naman ay matatagpuan sa labas ng cell membrane. Ito ay nagsisilbing structural support at protection sa cells ng halaman. May mga maliliit na bagay na nagpapanatili sa hugis ng cell. Sila ang cytoskeleton. Panghuli, lahat ng mga organelle na tinatalakay natin ay nakalutang sa isang likido na tinatawag na cytoplasm. Tinatawag din itong protoplasm. Karamihan ng mga prosesong nagpapatakbo sa cell ay nagaganap sa cytoplasm.